Good morning mga kapanalo. So yung welcome back ulit sa ating channel. No? So for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng ating mga brake. No? So tangay natin sa harap, then yung sa likod. So ituturo natin kung paano palitan yung ating mga brake pad. So ito nga pala yung gamit natin, Yamaha GT. So ito yung sa front, yan. Ito naman yung sa rear, okay? So ito yung kailangan nating tools. Kung wala kayong ganitong tools sa bahay, pwede naman yung ano-ano. No? So meron tayo dito impact wrench, meron tayong long nose dito, na matulis ang dulo, no? Yung magandang klase ng lungos. Okay, para panghilan natin ito doon sa mga pin. So, kailangan natin ng 5mm na allen na ganito para pantanggal naman natin doon sa pin ng mismong nag-handle sa ating brake pad. Then, ito naman yung sa takip, yung flat screw. So, bakit tayo may malaking flat screw? Pantulak natin ng piston caliper. So, ito naman yung 8, pampiit natin dito sa allen na to, okay? Then, meron tayong 12mm na socket wrench para pantanggal naman dito. Okay. So, meron tayo dito na star na allen kasi naka GR5 tayo ng bolts. Then, meron tayo ditong 13 kasi ang ating nut is 13mm na. So, dati ang standard natin is 12mm. Then, 12mm din lang naka-trench. So, dahil binago natin yung ating GR5, naka GR5 bolts tayo, ganito yung gagamitin natin. So, T40 yung size na pang star natin na pangalas. So, kung mapapansin nyo sa Sniper 155, gumagamit tayo doon. Ay, sa Sniper 150 P1 Mito. Gumagamit tayo doon ng T50 na flower. Ano. So, dito ngayon is iba na. Iba na rin yung pattern natin. So, yan. Okay. So, first step, balilin natin ang impact wrench na may balang 12mm na socket wrench. So, counterclockwise yung ikot. Alright. Then, counterclockwise ulit. Maganda po kung mag-invest tayo ng tamang tools para hindi po natin nasisira yung ating mga tornilyo. Ano. And then, isa pa, maalwan tayo sa pagkalas. So, makakapal pa po yung brake pad ko. Pero yung motor natin is umabot na ng 1 year mahigit ano. So ganun po ka ano sa aking motor. Kailangan na natin yung maintenance. So gamit na tayong flat screw. So patrasin natin yung tinatawag natin na piston caliper. So ito yung pansikwat nyo ano. Okay. Yan. So nakakusog na yung ating piston caliper. So ito na dito na natin gagamitin yung ating long nose. So ilahin nyo lang itong mga pin. Yan. Isa. So dalawa yan. Ito yung isa. Yan. Then, usod natin itong pin. Pinaka mag-handle sa ating caliper. Yan, ito yun. Alright. So, kung magkakalas kayo nito, dapat linisin nyo na rin. No? So, tatanggalin na natin. Yan, mapapansin nyo, makakapal pa yung mga brake pad ko. Yan. Patanggal na natin yan. Kasi isang taon na siya mahigit. Okay? Medyo nakakaramdam na ako na medyo mahina yung frame natin. So, dahil kalas na din lang, linisin na natin. Ano? Wala ko ng pang-brush. Ng konti. Ilayin na natin to. So, pag kinalas nyo to guys, ilayin nyo lang siya. Ayan. Ayan. So, marami pang grasa to dahil minintinans ko to last time lamang. Ano? So, noong nakaraan, nililis ko lang siya. So, ngayon, hinugot natin. Tingin natin ang grasa. So, dapat kasi lagi may greasing yun. Ano? So, alagaan nyo yung inyong piston, caliper bracket dahil pag nagkakalawang yan, hindi babalik yung piston. Piston tree, ano natin? Yung piston, yung ating caliper mismo, so magkakaroon ng pagkaka-stack up. So, kung nag-stack up, dikit yung preno, mababawasan yung performance ng ating motor, ano? So, dikit yung preno. So, dahil madumi na, nilinisan natin ng konti, kahit pa paano. So, last time pa, maintenance lang natin ito sa paglinis. So, ngayon, nililinis ko ulit. Para naman magandang tignan. So, gamit lang kayo ng wire brush. Ayan. Parang toothbrush lang ito. Pwede rin toothbrush kung may toothbrush kayo sa bahay. So, yun nga, gaya ng sabi ko, kakunis ko lang ito dati. Lubricant natin ng konti. Ayan. Tapos ito yung kanyang pinaka-spacer, no? Para hindi nangangalampag yung ating mga brake pad. Okay. Ayan, dumi ano? Ayan. So, balik na natin kasi nalinis na natin. So, madali naman siya ibalik. Ayan, so naka-ibalik na natin. Wala akong grasa. Ito yung grasa natin. National yung gamit namin grasa. Tapos, lagyan natin ito. Then yung isa naman. So dapat may grasa yan. Para bumabalik.
Wala naman dapat lagyan ng iba pang grasa. Balik na natin ito, guys. Ito yung ating caliper bracket. Ang tawagin na natin. Lagyan natin ng konting grasa dito. Then, balik na natin. Right. So, kunin natin yung ating bagong brake pad. So, ito yung press natin sa front. Yan, Yamaha Jingling. Gamit natin. Alright, so ikabit na natin itong baho na yun sa loob. Ito. Siyempre, ilagay na natin yung ating pin para hindi na siya mahulog. Ano? So, kalahati lang muna yung saksok mo. Yan. Then, ilagay na natin yung isang yung cutter. No? Yan. Saksok natin ulit. So, tapat ka lang yung butas dito. Para paglalagay nyo ng pin, hindi kayo mahirapan. So, pag ganyan, naipit, kalasin nyo ng konti. Naipit siya eh. Kaya natin lang ulit. So, ididikit agad yun. Angat na lang. Yan. So, balik na natin. Alright, so yun na. Ulit na natin yung pin, syempre. Yan, okay na. Isa naman, para hindi mahulog yun. Clip na yan. Yan. So, okay na. Nakabit na natin yung mga clip. Then, gabit natin ulit yung ating caliper dito sa ating port. Siyempre, lagay na natin yung bolts to the mem. Okay. Yung sa lower part. So, siguro kung may thread locker kayo sa bahay, mas maganda kung meron. Parang sigurado kayo na hindi pa tanggal. So, impakin natin. Tandaan lang. Patay na, pwede na higpitan. Wala naman. Then, i-press nyo yung front brake nyo para kumapit mo na siya. Gumalaw yung piston yun. So, ganun lang, no? Palit na yung ating piston. Ah, este, brake pad sa front. Okay, tapos na. Ito naman tayo sa rear. Let's go. So, dito naman, kailangan natin yung alin, ano? Isa. Kasi tatama dito eh. So, kailangan natin i-remove yung bolts dito. So, meron ditong nut na 13mm. So, dinobol nut ko to kasi nalaglagan ako dati ng tambucho, ano, sa biyahe. Kasi natanggal yung mga nut na yan sa bolts. Eh, paso yun na isang dirtol din yun. Na isang bolt. So, ano yung isang nut natin, dinobol nut natin? Yung isa 12mm, yung isa 13. 12. So, actually, yung stock nito talaga 12mm lahat. Ito yung bolt. So, pinalta natin ng gear 5 kaya iba yan. Tigas. Ito yung mahirap sa gear 5 na hindi siya basta nakakalas lang. Ah, yung ating tools ay iba. Walang crack. Ang ratchet yung dulo kaya nahirapan tayo mag-create. So, ito yung gamit nating nut. So, lock nut siya. So, hindi ako komportable na isa lang dinaluan natin. Kasi pagdating ng keso, nahulog yung ating tambucho, no? Buti na lang napansin yung kasama natin. Si paring Carlo at si paring Alan yung nakapansin yung tambucho natin. Right. So, kailangan nyo ibaba ito para mapihit nyo ng maayos. So, gamit tayo ng flats. Flats screw na ganitong klase. Yung binabala lang sa ano, ratchet. So, may ratchet tayong 8 at pihit natin ng counterclockwise. So, luwag na siya ito. Mapapansin nyo. Yun yung takip. Ito yung takip niya, flat screw yun. Gamit naman tayo ng 8mm. Luluwagan nyo lang muna. Yan, ito. So, ito yung purpose kung bakit gumamit tayo ng ratchet na 8mm, ano? Para madali yung trabaho natin pagkalas. Okay, so luwagan nyo lang yan. Huwag na huwag nyo bubunutin hanggang hindi nyo tinutulak yung piston caliper. Okay, so luwag na. Gamit lang kayo ng flat screw. Tulak nyo lang yung ano piston caliper para makapag-install tayo ng maayos. Yan, namugas. Yan, tuwid.
So, papalitan na rin natin yung fluid na yun mamaya. Yan yung pangit dito pag marami ng fluid natin. So, mamaya papalitan na rin natin yung fluid yun. So, push nyo lang ito pataas. Ito na, natanggal natin. Tapos, yan. So, makapal pa rin yung brake pad ko sa likod. Nilinis ko lang yan last time. Yan. So, ito na, makapal pa din. Oh. Okay, so, palitan na natin. Using a Yamaha Jinri na rear brake pads. Siyempre, lagay nyo muna itong nasa dulo. Ano? Push nyo lang ng konti yung caliper. Yan. Then, dito na tayo sa isa pa. Okay, push din natin. Pupunta pa una. So, pag sumabrake, kauna lang. Yan. Sulong nyo lang. Then, break natin yung pin. Tapos, press natin itong brake natin, siyempre. Okay. Ang kapad niya, no? Bago. Siyempre, pasok na ulit natin itong pin niya. Siyempre, gamit tayo ng ratchet para mabilis. Ano? Yung higpit naman, clockwise. Ipot na. So, binigay ng magagandang tools na madaling gamitin, ano, para dito magaling yung trabaho din. Hindi tayo nahihirapan, ano. Less hassle, ika nga. Alright. Yan. Tapos, ipitan natin ng sakto lang. Okay. Then, balik natin yung tinatawa natin ng no, cover, yung flat screw. Ayan. So, purpose na itong cover na to para hindi siya magkaroon ng mga lupa, ano. Kasi pag wala yung cover na yan, pag nagkaroon ng mga lupa doon, nahihirapan na kayo tanggalin yung 5mm na alin na yan. Ayan. Tama yung kit lang. Ayan. Mas press yun ng konti. Okay na. So, ganun lang guys. So, sa mga gusto magpunta dito sa shop, magpa-install ng mga brake or magpa-check up ng motor tune up at saka ipa-cleaning. Refresh ng ating makina. Pasya lang kayo dito, no? So, dito rin matatagpuan yan sa tapat ng Lipa District Hospital, Barangay 7, Morning Glory Street. Yan, ito yung ating shop. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng ating followers sa YouTube at saka sa Winmoto Garage. Win Garage sa ating page. Yun, follow nyo rin yung ating page, Win Garage. Win, ano? Winmoto Garage. Winmoto Garage. Yan, Winmoto Garage. Okay, so yun. Shout out kay paring RJ. Yan, dito. At siyempre sa ating kapatid, cameraman natin. Alright, so yun lang guys. So, aram na tutunan tayo sa mixing vlog na ito. Maraming salamat. Ano? Kasi na kahit sobrang busy ng ating araw-araw na hanap buhay. So, hindi tayo masyado na pag-vlog. Ha? Protein na yung taga Bulacan. Alright, so meron tayong aparating from Bulacan pa. So, dito tayo ngayon sa ating shop. So, Sunday ngayon, medyo maaga pa. Wala pa tayo masyado customer. Yun. Maraming salamat po. So, yun. Siguro by makakuha tayo ng ating drive by sa mga pagbalik-balik tayo sa pagbablog-vlog ulit sa outdoor vlogging. Alright, yun lang. Maraming salamat.